Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Inaasahang mas matutulungan pa ang micro, small at medium enterprises sa bansa sa paglulunsad ng Kanegosya Center. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa paglulunsad ng naturang one-stop shop para sa MSMEs ngayong araw. Ikinasa ang pagbubukas ng Kanegosya Center sa Palacio de Memoria sa Roz Boulevard, Parañaque City. Bahagi ito ng inisyatibo ng Luwilier Group of Companies at Cebuana Luwilier bilang tugon sa naunang panawagan ng Pangulo para tulungan ang mga maliliit na negosyante sa bansa. Kabilang sa mga serbisyo nito ang Kanegosya Coach kung saan pwedeng manood ng mga lecture tungkol sa pagtatayo ng negosyo. Bukod pa rito ang Kanegosya Assist kung saan pwedeng magpagawa ng barangay clearance, business permit at iba pang papeles na kailangan sa pagsisimula ng negosyo. Sa tulong naman ng Kanegosya Bundle, maaari ring kumuha ng mga loan, investment at serbisyo mula sa mga banko at insurance. Samantala, para sa mga nagnanais na maging benepisyaryo ng programa, maaaring bisitahin ang website ng Kanegosya Center o pumunta sa mga piling sangay ng Cebuana Luwilier o lokal na pamahalaan. We are trying to create an ecosystem for startups. And that is really what we are trying to do. We are trying to help small businesses who have a good idea. That's why we can do nothing but applaud and continue to support all of the efforts, such as Kanegosya, all the efforts of our entrepreneurs teaching our upcoming entrepreneurs on how to do business. Ipinadala ng Philippine Navy ang BRP Tarlac, isa sa pinakamalaki nitong barko para maghatid ng mahalagang relief goods sa mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Ayon sa Navy, inatasan sila ng Department of Health na magpadala ng mahigit 2 toneladang relief goods, kabilang ang collapsible jerry can para sa tubig, face mask, respiratory mask at surgical mask. Naibaba ang mga relief goods sa Legazpi City noong Hunyo 26. Ang BRP Tarlac ay may kakayahang magsakay ng hanggang 500 evacuee. Gumagamit ito ng makinarya na nagagawang linisin ng tubig dagat at may sakay din itong doktor, dentista at kagamitan at kamang pang-ospital. Umabot na sa mahigit 93 million pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi sa mga residenteng apektado ng Mayon sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development. Kabilang dito ang nasa 57,000 family food packs at non-food items, gayon din ang halos 20 milyong pisong cash assistance mula sa programang Assistance to Individuals in Crisis Situation. Mahigit 5,000 pamilya naman ang nananatili sa mga evacuation centers sa Albay dahil sa banta ng Mayon. Inaasahan ng Department of Foreign Affairs na makauwi na ang 3 Pilipino na nabigyan ng pardon ng gobyerno ng United Arab Emirates. Ayon kay DFA Assistant Secretary Paul Raymond Cortez, tumagal ng 1 buwan ang pagpuproseso sa dokumento ng mga Pinoy na inaasahang makararating sa Pilipinas sa susunod na buwan. Maghahandaan niya ng tulong panimula ang Department of Migrant Workers para makabalik sa normal na pamumuhay ang naturang mga Pilipino. Nakahanda ring umalalay ang Overseas Workers Welfare Administration. Una nang nagbigay ng pardon si President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan sa 3 na-convict na Pinoy sa UAE. 2 sa kanila ay nasa death row sa kasong drug trafficking, habang ang isa naman ay nahatulan ng 15 taong pagkakakulong dahil sa kasong paninirang puri o slander. Pagtitiyak naman ni Cortez, patuloy ang pag-agapay ng gobyerno sa iba pang Pilipinong nakakulong sa UAE. Inaasahang iiral muli ang maulang panahon sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw dahil sa epekto ng hanging habagat. Ayon sa PAGASA, magkakaroon ng kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa malaking bahagi ng Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Pangasinan. Makakaranas naman ang natitirang bahagi ng bansa ng pulo-pulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na may kasamang thunderstorms. Samantala, wala namang inaasahang papasok na bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa weekend. Pero 3 bagyo ang posibleng pumasok sa bansa sa darating na Hulyo.
At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito atin sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Marita Muahe, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.